Welcome to Daddy Lou Vlogs. Guys, at nandito na ulit tayo ano, para magbigay sa inyo ulit ng mga tips and advices lang tayo ngayon. Ano, tips and advices at saka konting trabaho na nakita natin dito na still available na nandito siya sa Pilipinas na meron pa siyang until March. Tumatanggap sila na until March ano, 2020 ano, yung application. So, okay guys, ano, posted to ng February 3. So, guys, bago yan, kung bago ka sa channel ko, of course, paki-subscribe po tayo ano, at share natin itong video. Kung nagustuhan nyo yung video, share natin sa iba at please like and share po. Ano. At syempre po, yung ating pong disclaimer, uli-ulitin ko po, tayo po ay gabay lamang, gumagabay po tayo at hindi po tayo recruiter agency or anumang ibang kaugnayan sa anumang mga recruitment. Ano po. Tayo po ay gabay lamang, ibibigay lamang po tayo ng daan at mga ideas para makarating din sa Canada. Okay, aside from the work na merong ilang piraso dito para sa mga high school natin, ano, high school graduate diploma. So, meron yan, ano, dito ngayon, meron tayong update at pag-uusapan din natin itong para sa mga nagtatanong dito sa school education credential kung saan ba at kung saan, kung ano-anong ahensya ang mga meron, ano. So, meron po tayong lima dyan na bibigay ko sa inyo, ano, para sa educational credential assessment nyo, ano. So, nandyan po, bibigyan ko kayo ng guide dyan. At of course, meron po tayo sa IELTS natin. At ibibigay natin sa inyo yung site nila at lalagyan sa link sa description box. Opo, at makikita nyo rito kung nasaan kayong bansa. Ano, na-type nyo lang yung country nyo. At ito po ay may more than 110 permanent and 70 pop-up test location in over 70 countries, territories. Ano po, so marami yan, ano? So makikita nyo dyan, click nyo lang yung lugar nyo at lalabas na doon kung saan yung hinahanap nyo yung IELTS, ano po. At siyempre po, okay, simula na po tayo sa ating pinaka-top, ano? Top na priority natin dito, ano? Ito po, uulitin ko po ulit, maungulit-ulit po ako sa inyo, ano? Maungulit-ulit po ako sa inyo, tips and advices ni Daddy Lou. Kailangan po, ano? Yun nga, nasabi ko sa inyo, ano? Na halimbawa po, ano? Mahaba pa naman yung time nyo. Or at nangangarap talaga kayong pumunta rin sa Canada. So, pinaka-importante po na panoorin niyo yung mga vlogs ni Daddy Lou Vlogs, ano po lahat, para malaman nyo at saka mag-decide kayo kung saan kayo pupunta nga, anong programa ang papasukin nyo, ano po. And then, at kung halimbawa po, ito yung tips ko lang sa inyo, ano, kayong don't get me wrong, o yan, English yan. Ano po yan, ano, halimbawa, ano, try nyo kung ano po yung mga demand na trabaho, ano, at kung ano po yung mga demand na trabaho na medyo mabilis na ika nga, any, for male and female. So, example po dyan, yung butchers, any yan. So, meat cutters, any yan. So, ayan po yung mga example natin, ano. So, kung halimbawa po, ano, at marami na rin kayong experience sa ibang trabaho, pwede po kayong lumipat, eh. Pwede po kayong mag-adjust at mag-jump sa ibang field na to ng trabaho, na which is ito po yung demand sa Canada. So, kung may time po kayo, ano, may time po kayong 5 years pa, at pinaplano po yun, eh, hindi po agad-agad, ano, kasi po yung pagsubo, eh, dapat, sabi nga nila, sabi ng matatanda, ano, na hindi parang kaning sinusubo. Kung nandun po kayo sa skill na demand, okay po yun, eh. Pero kung halimbawa po, at medyo nag-struggle ka dun sa trabaho mo na mahirap ihanap sa Canada, ano, at hindi siya masyadong ganun kapopular, so, jump po tayo dito, ito po yung tip ni Daddy Lou, ano. At pag-planuhan nyo po, ano, like kung may training certificate siya, alam mo yung requirements. Kung ano yung hinihingi. Alam mo ba, hinihingi niya 2 years experience. Etong meat cutter, hinihingi pala ng 2 years experience. Kailangan pala niya ng training. So, at least ganito, ganun, ano. So, I need niya ng IELTS. Band 4 lang po yan. So, napakababa. So, yan po, ano, yung mga ganyang klase na tips ko. Ay, ano yun po, ano, i-apply nyo po yan, ano. So, like halimbawa ako, 35 kayo ngayon, so mag-take pa kayo ng 5 years sa ano, so 40. Yan po ay kasarapan lang yan din sa Canada, yung 40, talagang tamang-tama po yan. Talagang ibig sabihin, mature na ang dating natin dito. Ano. So maganda po, ano, talagang ano na yan, eh, talagang por pamilya na. So yan, okay pa po, tayo po nang dumating dito, 45, magpo 46 na yan. Talagang magpo 46 na ako, turning 46 na talaga yan. So, ayan, para po makuha nyo yung goal nyo, ano, yan po yung mga tips. At syempre po, uulitin ko ulit,
yung sabi ko nga, panoorin nyo po yung mga vlogs at nasa ganun, like yun sa mga requirements, ano. So, paulit-ulit po tayo, may tatanong pa rin po, ano. Huwag po kayong magagalit sa akin, hindi po ako naaalay sa mga tanong nyo. Kaya lang po, syempre, napakarami po nating mga kasamahan na nagtatanong para nga dito sa ating mga, dito sa welder hosts natin, mga nagtatanong po, ano. So, inuuna ko po, pinaprioritize po namin yung pinaka-importante, like po yung mga nagsisend po ng message sa amin na dino-double check namin yung agency kung halimbawa ba ito medyo kaduda-duda. So, merong mga pangyayari na pong ganito. Meron po tayo dyan na, meron po tayo dyan natulungan dyan sa Spain, si Mang Grego, at shoutout po sa inyo. Ayan po, kasi talagang yung mga illegal po na recruiter, ika nga, walang license, nagmamadali sa pagbabayad yan eh. So, minamadali sila ng time na yun. Mabuti nakapag-message siya at available naman po tayo ng time na. So, nag-video call na kami kasi nga nasa bank na yung asawa niya, nasa ATM na. Gusto na mag-withdraw, gusto na mag-ganon. At hinihingi na nga, papadala na nga yung pera. Hinihingan nila yung account nila or whatever, ano, mga kung ano-ano. So, na-hold po natin yon at sabi ko, send nyo muna rito yung detalye ng tao, yung mga pinag-uusapan niya. So, ayun po, nabigyan natin sila ng counting guide. Okay? So, ayan po, ano. So, unahin po natin yung mga requirements, pinaplano po yan. Do your research, ano po. Do your homework po, ano. Hindi lang po sa side ko. Yung aking, ano po, yung parts po namin na matulungan kayo at mag-guide. Ang hinihingi ko po sa inyo, ang pakiusap ko, do your own research din po, ano. Para ma-check, ma-double check nyo rin, para nasa ganon. Kayo mismo ay ngayon nakakaalam kung sila at na nakakadagdag sa experience nyo yun, ano po, dahil sa pagpaulit-ulit na pag-apply nyo or pagulit-ulit na pagharap nyo sa mga tao na yon o pakikipag-usap, magkakaroon na po kayo na parang base nyan eh. Makakakuha po kayo mga ideas. Confidence. And then confidence po, ayun. So, at saka po, yan pong importante, no? Kailangan yung requirements nyo, maano nyo kaagad, makuha nyo yung mga requirements na yun. Kaya sabi ko nga po, planuhin. Like kung halimbawa po at ready na kayo, of course, kailangan nyo kumuha ng IELTS para masigurado na kompleto yung requirements nyo. Ano po, yung mga COE nyo, yung mga police clearance nyo kung galing kayo sa ibang bansa. Ayan, dali nyo. At okay, punta na po tayo dito sa lima. Sa limang sinasabi natin na kung gusto nyo magpa-assessment at require sa inyo na i-assess. Ano, halimbawa, nag-a-apply kayo sa mga express entry, kailangan na nila yung result ng educational credential assessment mo. So, nandito po yung una. Siyempre po, top 1 dyan, yung Toronto University. Ano po, Comparative Education Service. Madali lang po yan. Pag tinap nyo sa Google, makikita nyo. No? Nandyan din po yung ICAS, International Credential Assessment Service of Canada. So, yan po yung number 2. Which is ilalagay po namin sa link yung kanilang mga sa description box yung link nila para madali kayo makapunta nung kiklik nyo kaagad. Ano. Siyempre po yung pangatlo yung WES, yung pong World Education Services, Service, ano po. Yan po, ano. So, ito po yung mga tumatanggap ng assessment sa inyo, ano po. So, ito pong IQAS, Assessment for Immigration Purposes, tumatanggap din yan sila. So, ito po yung mga nasa license dito sa Canada na tinatanggap yung mga assessment ng educational na to, ano? Ito nababanggit ko. So, meron pong ICES, International Credential Evaluation Service. Yan po, ano? So, ayan po, ano? Ito pong, yan yung panlima. Ito po yung mga, ECA, Educational Credential Assessment para application para sa immigration, refugee, sa mga pupunta rito, ano? Ito po yung, ano? So, doon po sa mga for higher education, kailangan po ninyo yung standard application, ano, sa mga dito sa nabanggit kong mga, sa limang nabanggit ko, yung pong standard application para doon sa higher education yan, yung mga license, mga ganon, mga license na mga professional, ayan po. So, okay. So, at hindi rin po sila, take note po, ano, hindi po sila nag-evaluate ng occupational or trade qualification natin. Ano? So, hindi po sila nagaganyan. Ano? Mga training ng mga military, hindi po sila nag-accept ng ganyan. Ano po? So, mga requirements po nito. Ano po yung mga requirements? So, diploma po, ano? Academic, transcript. So, ayan po, ano? So, makikita nyo naman yan. Pag pinantanda nyo, may guide po ito, ano? Maintindihan nyo yan. Naroon yung guide. Masusundan nyo. So, sinasabi po doon na bago nyo isend yung documents nyo, you must complete on application and obtain. So, doon sa online po,
makikita nyo na rin, ay pag-apply nyo sa magkakaroon kayo ng reference number, obtain nyo po yung reference number at yung po ay inilalagay nyo sa pinakalabas ng envelope pagka isi-send nyo na yan, ano? Nandun yung address pero yung reference number nasa top yan. So yun yung parang reference number, ano po, and naka-attention yan sa document center nila, ano? So yan po, ano? Ganun po yan, ano? So nakalagay din po yan doon na hindi nyo dapat ipadala yung mga original nyo or ano. May mga ano po yan doon, ano? May mga makukuha kayo doon na guide na susundan, ano po. So pag pinadala nyo yan, andun po yung ganyan. Okay. Okay na po tayo dyan sa educational, ano? So, yung IELTS naman po, yung IELTS naman na sinasabi natin, ito naman po, kung gusto nyo, marami nagtatanong na kung saan sila kukuha ng IELTS, ano po. Dito po, meron din pong link kami bibigay sa description box namin na kung saan mapupunta kayo dito at dun sa site nila. And then, i-choose nyo po, ano, yung country nyo. Kung saan kayong country or territory, kung saan kayo nandun, tapos click nyo yung find a location, a test location, kaka-come out po yun. So, kukunin nyo po yung address and then book an appointment for ano, for your test. Ano po. So, ayan, ano. Nasaan na tayo? Shoutout po tayo muna, ano, bago tayo pumunta sa trabaho natin, ano. At salamat din po sa mga Welderhoods member natin. Salamat po sa inyo at yung marami na po yung nakakasunod sa atin na nagtsatsaga na mag-follow sa at na nagme-message sa atin. Pasensya kayo ha, pagka minsan nadidelay yung ano namin pagbabalik sa inyo ng sagot. Kasi dahilanan po na medyo marami po tayong sinasagot, ano po. At inuuna po nga namin yung mga priority na may medyo biglaan na mga delikadong part na ano. So, inuuna po natin yan, ano. So, salamat sa lahat at shoutout din po, ano. Shoutout sa mga nando sa Europe, yung mga butcher natin sa Europe, ano. Kila Aris, salamat sa inyo guys, ano. Sa mga taga Middle East, yung mga nagpasa ng resume nyo, tinihintay na lang yung IELTS nyo guys. So, yan, ano, standby. So, kay Ray Inot, na nag-aantay na lang po siya ng Elmia niya, pero tapos na siya sa mga lahat, nakatapos okay. So, yun na lang pong iniintay nila at ongoing na sila at yan, ipapractice lang ko din French kasi wala naman silang IELTS, so French lang yung kanilang pagpapractice. So, yan po yung walang IELTS sa Quebec, pero syempre bago kayo umalis, meron kayong habang nag-aantay kayo bago makalis, medyo ano po yan pag-aantay kasi ng Canada po, umaabot po yan ng mga hanggang 8 buwan, 9 na buwan. Ganyan po, ano, pag-aantay. Ako po, ganyan din po ang pag-aantay ko. Talaga na mahaba-haba rin pag-aantay. Kaya tsaga-tsaga lang po, ano. So, shoutout sa iyo, Ray Inot, and good luck, ano, sa mga kasamahan mo, yung mga nasa galing sa Japan at mga nasa Taiwan, mga Welderhoods natin, ano, sa Japan, sa Taiwan, sa Korea, at sa Middle East natin, ano. Shoutout sa inyo lahat, sa mga OFW, lalating ko na kayo sa Pilipinas. Shoutout sa inyo lahat, ano, kay Vincent, bilis mo magsalita. Mabilis daw po tayo magsalita kasi may hinahabol po eh. Iba po pag magandang lalaki, lahabulin. Kailangan mo, bilis. Joke lang po yan. Ano po, sa tagamid, babagalan ko. Okay, para ikakat niya to eh. So, okay, shoutout po sa Welderhoods members natin. Salamat sa lahat ng pagtsatsaga at yung iba po nasa magandang pagtutunguhan na meron na pong improvement yung iba. Salamat din po sa mga butchers natin nasa Europe, kila Aris. Yan, yung mga taga Middle East, yan, salamat po sa inyo, ano? At tayo mga nagpasa ng mga resume at tinihintay yung IELTS results nyo, pakipasa nyo na po at maraming salamat po sa inyo at yan ang po inihintay sa inyo. Nala Perks Di Guzman, yan, paalis na rin si Perks, galing Saudi yan, papunta ng Quebec. Shoutout sa Perks Di Guzman at kay Ray Inot, kay Vincent Anthony Kenes, Chochenes. Kenis. Ayan. Vincent, shoutout sa iyo ha. At salamat at tsaga-tsaga lang at nandiyan naman at keep in touch. At please share nyo po yung video, no? Pakishare nyo po yung mga videos natin, ano? Para po sa ibang ating mga kasamahan. Yung butcher, naka-posted pa rin po sa Pilipinas yan, ano? Diyan po sa Magsaysay at may dated posted sila ng February 3. Apply until March 3 sila, no? So hanggang March 3, tumatatanggapin nila yan, no? Okay? Okay, butcher po. Ang dami pong bakante. Napakaraming bakante ng butcher. Nasa 500 ngayon nakalagay rito. So, ayan po. Ano, tsaka yung... Ito po, bago to. Yung wood door assembler. Yung mga wood door assembler. So, hindi ko po alam itong trabaho na to. Pero, palagay ko, installer yan. Mga ganun. Ano po. So, ito po ay...
Ano po sila ngayon? No? Date posted po ng January 28 yan. Ayan po, ano? Tsaka yung mga shipping receiving clerk. Ayan po, yung mga clerk. Ayan po, ano? Ayan, pasyalan nyo po. At available po lang sa time na to, ano? Eh, pasa nyo na yung mga resume nyo. Pasyalan nyo, makapag-ugnayan kayo. Yung nabanggit ko pang butcher, ayan yun, ano? Sa babae at sa lalaki. At ayan po, ano? At saka sa, meron pang isa. Ito po, high school graduate diploma. Nakalagay dito, ano? High school diploma. So, no placement fee. High school diploma. Ano po? So, ito po ay meron pa rin isa. Yung printing press operator. Yung mga taga-Taiwan natin yan. Nagtatanong ko na, ay, nasa Taiwan pa pala kayo. Ano po? Ito po pala para sa Pilipinas lang. Ano? So, ayan yung nasa Pilipinas. Ano? Ito po ay January 9 posted nila. Sana napasyalan nyo na sila. Ano? At, any po ito. Ano? 20 years old. Above. Old and above. Ano po? Ayan ay any. Babae at lalaki. Okay po. May agency naman. Ang agency po nila is magsaysay. Yung receiving clerk po sa IPAMS. At yung printing press, magsaysay global. At yung wood door assembler, IPAMS. So, dalawang klaseng agency lang to, ano? Yung magsaysay at saka yung IPAMS. So, ayan po, ano? Magsaysay global services at saka IPAMS po, papasyalan nyo. Para dito sa mga nabanggit na trabaho. Ito pong shipping clerk, meron po silang 50 vacancies. At yung wood door assembler, ganun din po, ano, 50 rin po. So, yung mga sa Pilipinas, guys, check this out. At ayan po, ano, maraming salamat po muli. At inuulit ko po, pakiusap po, plan ahead. Plan po tayo, magplano po tayo, ano, at para sa pag-migrate sa Canada. Plano po, at nandito lang po tayo para sa makapagbigay sa inyo ng guide or tulong. Abot ng ating makakaya, ano po. So, do your research po, para sa part nyo, do your research, like sa mga express entry, alamin nyo po yan. Meron pong express entry na, like sa Manitoba, di ba? Merong express entry na sa Manitoba na parang sa skilled, ano ba yan? Overseas skilled, what is that? Overseas Manitoba, skilled. Workers overseas. Manitoba skilled overseas. Yeah, Manitoba. Workers overseas skilled. Ganun ba? Ano ba? Huwag mo nang itakilin. Okay, huwag na raw yan. Basta sabi ko lang po, express entry, yung mga express entry natin, pag-aralan nyo po, research nyo yan, may mga site naman po, ano, nandyan naman po yung mga blogs natin na pwede nyo nga mapagbalikan para sa ma-refresh kayo. At sabi ko nga po, yung mga, ano, para may idea tayo. Okay. Salamat pong muli sa inyo at stay tuned po, stay tuned para sa mga susunod nating vlogs at bibigyan po ano ba ito, nakabulbul na ako, cut na naman to. At yun po, ano, stay tuned po kayo para updated kayo, ano, click your notification bell, nasa ganon, updated po kayo, at saka share po ang video at maraming salamat po sa inyo lahat and God bless, I love you all.